Hi, hello, magandang araw sa bawat isa. Ayan. So nais ko lang magbigay ng pahayag doon sa ating mga dumadaan, no, na mga impluwensya sa kabataan sa ating TikTok, dito sa TikTok, sa mga walls natin, ano. Na sana pag tayo ay nagtagumpay sa isang larangan, ay huwag natin sasabihin na hindi na tayo believe sa edukasyon, no. At kasi bakit? Paano kung kahit na ang foreigner pa man ang makapanood niya, na may interpreter o kaya nakakaunawa ng Filipino, higit sa lahat yung kabataan, no? Masisira mo ang kanilang kinabukasan. Kasi bakit? Iisipin nila pwede palang wag na mag-aral, no? Para magtagumpay sa buhay, which is hindi naman totoo yun. Dahil ang edukasyon ang pinaka-sure, no? Para umangat ang antas ng ano, edukasyon ng pagnantao at makapag-umangat sa antas ng buhay. So, tandaan natin, ang bawat ating sasabihin sa social media ay malaking epekto yan, lalo na sa ating kabataan. No, tulungan natin ang ating bansa, no, na umangat, hindi para masira. Kaya nga si Jose Rizal, ang sabi, ang hindi magmahal, no, sa sariling wika, ay malahigit pa na, ano, para higit pa sa malansang isda, no. So, ibig sabihin, same manner, ganun din, no. Pag siniraan mo yung ating bansa, pag siniraan mo yung pamilya, pag siniraan mo ang edukasyon, hindi lang ang edukasyon ang iyong sinisiraan, kundi pati mga kabataan at ang mga Pilipino, dahil Pilipino ka rin, no? So hindi natin naiisip yung ating mga sinasabi ko minsan, no? Kaya kailangan talaga, the more na mag-aral ka, yun yung nakikita ko sa iyo, no? Alam na natin siguro kung sino yun, no? The more na mag-aral ka, huwag kang patangay sa kung anong meron ka ngayon, okay? Huwag nating hayaan na mabago ang ating kaugalian ng dahil sa pera. Tandaan mo yung kung ano man ang na-achieve natin dito sa mundo, at yung pera na yan, that is useless sa Panginoon. Dahil ang mahalaga sa Panginoon ay ikaw ay may Diyos sa puso, ikaw ay may faith sa Kanya, at ang pinakamahalaga ay ang iyong kaluluwa. Nahaharap sa Diyos pag tayo ay namatay. Hindi yung pera mo, hindi yung ating katawan. Dahil ang tunay na ikaw nga ay ang iyong kaluluwa na haharap sa Diyos. So, ang pahalagahan natin ng kaluluwa, no? Although, pinapahalagahan natin ang mga pag-aseso na yan, no? Hindi ko sinasabing masama yan, pero kailangan natin yan. Huwag tayong hypocrites pagdating sa ganyang bagay. Pero ang ibig ko sasabihin, maging mabuti tayong tao, at higit sa lahat, magkaroon tayo ng Diyos, at maging maingat tayo sa ating pananalita. No? Makikita mo talaga ang ugali ng isang tao once na nagsalita na, no? O yun, so sana maraming salamat at sa mga nakapanood nito. Harinaway maging aral sa ating lahat na maging mag-ingat tayo. Tulungan natin ang ating bansa. Maraming salamat po sa bawat isa. Have a good day.